Maglagay ng tubig sa kaserola, mga 2-3 cups of water. Kung gusto mo ng mas marami, pwede rin para mas matagal kumulo. Kung wala kang panukat, tansyahin mo na lang gaya ng ginagawa ko ngayon. Ayan, tansyahin mo lang. Isa lang sa kala ng kaserolang may tubig, hintayin kumulo. Oo, maghintay ka. Matuto ka maghintay. Isang noodles lang lulutuin natin at kakailanganin mo ng cheese. Kung gusto mo ng mas marami, pwede rin. Pinapakita ko lang yung laman ng isang pack ng noodles. Bukod dun sa noodles, ito yung seasoning na pang ping-ping-ping-ping pagkatapos mong lutuin yung noodles. Ito naman yung hell sauce na nagpapaanghang sa noodles. At ibabalik ko lang sila sa mangkok dahil wala lang para masaya. Kapag kumukulo na yung tubig, malamang, syempre, ilalagay mo na yung noodles. Pakuluan mo lang yung noodles ng mga isang minuto dahil mamaya, ibabalik mo ulit yan dyan. Para hindi siya malabog, isang minuto mo lang siya ngayon palambutin. Takpan mo. Oo, takpan mo. Pagkalipas ng isang minuto, hanguin mo yung noodles doon sa may sabaw. Pero, huwag mo muna itatapon yung sabaw. Dahil ibabalik mo rin yan doon sa kaserola. Gumamit ng strainer para paghiwalayin yung sabaw at yung noodles. Salain, salain, salain. Ayan, magkahiwalay na sila. Pero mamaya, magbabalikan ulit sila. Dahil marupok yung noodles, babalik na siya sa sabaw. Char. Ayan, magkahiwalay na si sabaw at si noodles. Noodles. Sabaw. Hindi naman lahat ng sabaw ng yan ay gagamitin mo. Depende sa'yo kung ganong karaming sauce ng noodles mo ang nais mo. So ako, ganyan lang karaming gusto ko. And then, ihalo mo yung sauce, yung hell sauce na tinatawag natin kanina. Ayan. And then, kunin mo yung keso. Drop, 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 drop the cheese. Yon. Haluin mo yung sauce, tubig, at yung cheese. Pagkatapos, pakuluan mo yung sauce hanggang sa matunaw yung keso. Takpan mo uli, girl. Girl, takpan mo. Bilisan. Yan. Kapag wala ng bakas ng keso doon sa may sauce, at kapag kumukulo na ito, pwede mo na ibalik yung noodles dyan sa may kaserola. Drop the noodles! Yon, good job! Pagkatapos, haluin mo para ma-even out yung sauce sa buong noodles. Dut-dutin mo lang. Panggap ka lang na magaling, halo-halo ka lang, kahit yun lang naman talagang alam mong lutuin. Pakuluan mo lang ng 2 minuto para hindi ma-overcook yung noodles. Takpan mo ulit. Yan, good job! Good job, matatapos na tayo. After 2 minutes, pwede mo na hanguin yung noodles dun sa kaserola at isalin ito sa paborito mong mangkok. Tusok-tusukin para magandang tingnan sa picture mamaya. Lagyan mo ng keso sa ibabaw because cheese is life. Kunin mo yung seasoning at iping-ping-ping ito sa ibabaw. Ayan, ubusin mo lang yung laman ng pack. Ibudbod. And that's it. That is our fire chicken noodles. Let's eat.